Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, insyaallah nandito man po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa hamon ng buhay. Opo mga kapatid sa Islam, ito ay isa sa mga tandaan natin na ang hamon ng buhay ay laging nandito yan sa atin, mga kapatid. Kasi kasama na po yan sa ating pamumuhay. Ha? Bilang mga Muslim, dapat alam talaga natin to. Ha? Kasi nga, hindi natin to matatakasan. Magkos ito po ay laging kasama bilang nabubuhay. Kaya habang may buhay, mga kapatid, ay meron talagang pagsubok na inihanda para sa tao bilang hamon sa ating pamumuhay. Kaya kapatid, dapat po tayo maghanda. Kailangan po nating magsanay. Kailangan handa ka sa lahat ng pagkakataon. Bagkos sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, mga kapatid, khitamuhu misk fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang silyo nito ay pabangong musk, kaya't dahil dito ay magpaligsahan ang mga nagpapaligsahan. Kaya dito sa ano na ito sinabi ng Allah, mga kapatid, meron po talagang layunin ang ating buhay. Ang layunin po ay merong itinalaga si Allah Subhanahu wa Ta'ala na paraiso. Na makukuha natin yun. Kitabuhu miska. Yung sinutukoy dito, ang silyo ay pabangong musk. Kaya kailangan magpaligsahan tayo. Kaya ang hamon ng buhay, mga kapatid, ay nandyan lagi yan. Yan po ay mga balakid. Yan po ay mga sagabal. Ngunit kayang-kayang lalampasan ng isang mananampalataya. At nakahubog talaga, mga kapatid, tandaan nyo to. Nakahubog talaga ang buhay ng tao sa pasakit. Ha? Katulad sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakad khalaqnal insana fi kabad. Ha? Tingnan nyo, mga kapatid, sabi ng Allah, talagang inilikha namin ang tao sa pasakit. Tingnan nyo, fi kabad, ha? Sa pasakit. Ha? Kaya huwag kang magsabi na walang pasakit, okay lang ako. Hindi, kasi nga nilikha talaga tayo, hinubog talaga tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga pasakit na yan. Ha? Kaya kapag ikaw alam mo yan, mga kapatid, kasi binalitaan ka ng Allah, Allahu Akbar, maging magaan sa iyong lahat ng mga pagsubok dito, lahat na dumadaan sa iyo bilang hamon ng iyong buhay ay napakagaan. At tandaan niyo, mga kapatid, pansamantalang panahon lamang yan. Ang mga pagsubok dito ay kayang-kayang lampasan kapag ikaw ay tumahak sa tamang landas. Landas kung saan kinakalulugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang hamon na ating kinakaharap paminsan-minsan o kaya payugto-yugto ng ating buhay ay mga minsahi po yan. Allahu Akbar. Ha? Para magdagdagan ang ating kamalayan at magdagdagan ang ating karunungan. Tama talaga, mga kapatid. Kasi nga itong mga pangyayari sa buhay natin, mga hamon dito, hamon doon, hamon sa harap natin, sa likuran natin, ay mga minsahi yan para matuto ka. Ha? Kaya kapag ikaw ay nasa murang edad, ha? Tapos ganun na ganun ang mga hamon mo sa buhay, mga kapatid, pasalamat ka kasi nga paglaki mo, malampasan mo, Allahu Akbar, marunong ka na talaga sa buhay. Ha? Tapos upang mailabas mo ang pinakamainam na pasya. Ha? Pinakamainam na pasya. Kasi magpapasya ka eh. Ha? Kaya kung marami ka ng karanasan, mga masasakit, Allahu Akbar, sa kinaharap, kayang-kaya mo kaagad pasyahan ang mga bagay kung saan pinakamainam sa iyo. Pinakamainam para sa iyong
relihiyon at karapat dapat ka kapatid sa pagkamit ng mga bagay dahil sa iyong pinasya. Allahu Akbar. Kaya yun mga ano, mga kapatid, yun mga akala lang natin day 1, day 2, day 3 magkatulad lang yan. Hamon yan ng buhay mga kapatid hanggang maabot mong tuktok. Ha? At alam naman natin mga kapatid, bawat araw talaga maraming mga problema, maraming hamon katulad na ng crisis, problema, pero mayroong katapusan, may mga deadline, may mga dead end yan. Ha? Kaya kapag ikaw mayroong kang malinaw na hangarin, Allahu Akbar, ha? Hindi ka talaga magalit sa hamon ng buhay. Bagkos alam na alam mo talaga na ang buhay sa mundo maraming hamon. Ha? Kaya katulad ng iba, problema sila, paano sila kumita, paano maipasa ang kanilang pag-aaral, paano na lang kung magkaroon sila ng pamilya, o meron silang malaking kumpanya na hinahawakan, meron silang pag-manage, kasi nagiging manager na sila, naging namamahala na sila. Yun, mga hamon po yun mga kapatid. Ha? Pero sabi ko sa inyo, mayroon niyang katapusan. Kaya gawin mo talagang sandata ang pagtitiis mga kapatid. Ha? Kasi nga, yun ang makakatulong talaga sa iyo. Sabi ng alas manawat, alas Quran. Ya yualladina amanu, ista'inu bis sabri wassalah. Ha? Inna allaha ma'as sabirin. Sabi ng alas manawat, ala mga kapatid. Sa banal na Quran, sabi niya, o mga yaong sumampalataya, humingi kayo ng saklulo sa pamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. Katotohanan kasama ng Allah ang mga matiisin. Allahu Akbar. Kaya kasama ng Allah ang mga matiisin mga kapatid. Inna Allah masabirin. Yan ang mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang pagpapatuo-tuo niya na ikaw kailangan mo ng pagtitiis. Ha? Huwag ka agad mag-apura, huwag ka agad sugod ng sugod, huwag mong gawin yan. Dapat marunong ka magtiis, lalo na maraming mga haram. Kailangan magtiis ka talaga. Ha? Kasi mahamon yan ng buhay at alam naman natin lahat ng mga gusto mo, basta may bawal, dapat layuan mo talaga. Eh? Kasi papunta ka sa kapahamakan. Mga hamon yan ng buhay mga kapatid. Kaya mag-ingat ka sa mga negatibong idea na nilalagay sa lipunan sa panahon natin sa ngayon. Ha? Yan ang hindi alam ng mga karamihan, ang ibang mga idea, ang ibang mga pinagtuturo sa atin, sa school, sa lipunan, sa paligid. Ang iba dyan, mga kapatid, mga lason yan, katulad ng kalaswaan, kahalayan, o ano pa dyan, mga pagtatakwil, pagtatanggi kay Allah. Mga lason po yan. Kapag ikaw nahulog sa bitag ng ganun, ay tsak, mahirapan ka talaga sa hamon ng buhay. Mahirapan kang mag-isip ng tama, mag-isip na para lamang ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mahirap maging ikhlas kapag ikaw nahulog sa bitag ng ganun, mga kapatid. Kaya huwag mo talaga sabihin, mga kapatid, na lahat na nakikisabwat laban sa akin, na, ay... O ako ay isang malas. Huwag mo sabihin ganun mga kapatid. Sa hamon ng buhay mga kapatid, ha? Isipin mo ang mga tao ay iba dyan ay makakatulong sa iyo. Hindi, huwag mong ilahatin. Ang iba kasi ganun, negatibo na talaga. Yeah? Puro kalaban ang kaharapin. Hindi, huwag mong ganun mga kapatid. Hindi yan sila lahat kasabwat. Bagkos, yun pa ang makakatulong sa iyo. Ha? Bilang ang haharap ka sa hamon ng buhay. Huwag mo rin sabihin na ikaw malas. Nagkamali ka lang sa una, nagkamali ka lang sa pangalawa, nagkamali ka lang sa pangatlo. Ngunit, ha, makakaraos ka rin sa pang-apat, pang-lima. Kasi ganun yung buhay sa mundo mga kapatid. Puno ng pagsubok, puno ng hamon sa buhay. Kaya kapag ikaw nadapa, bumangon ka. Ha? Kaya meron tayong pagbabalik loob kay alas manawat ala. Ha? Kaya ganun pagharap ng hamon sa buhay mga kapatid at wag na wag mo talagang buksan ang gawain ni Satanas.
Ha, katulad sa hadith dito na inulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah SWT, ang malakas na manampalataya ay higit na pa na mainam kaysa mahinang manampalataya, subalit silang dalawa ay mabuti at maging matyaga sa anumang mapapakinabangan mo at humingi ng tulong kay Allah at huwag manghina. Tingnan niyo, humingi ng tulong kay Allah at huwag manghina. At kapag dinatnan ka ng isang pangyayari, at ay huwag mong sasabihin kung ginawa ko iyon ay marahil naging ganito. So, balit sabihin mo, kadarullah, pagtatakda ng Allah at anumang kanyang nanaisin ay gawin niya. Dahil ang salitang kung, tingnan nyo, salitang kung ay talagang nagbubukas ng gawain ni Satanas. Allahu Akbar. Kaya ganito po tayo mag-isip, mga kapatid. Kunin mo talaga ang sinabi ng mahal nating propeta Muhammad SAW, kasi ang hadith na ito ay Sahih Muslim. Ha? At ito ay mga ano, mga tingnan nyo, mayroong kaibahan ang mga mahinang mga manapalataya at mu'minul kawi. Ha? Magkaiba sa mu'minul daif. Ha? Kaya dapat ikaw, sumugod ka talaga, gumawa ka ng kabutihan, mga kapatid. Dahil doon, inshallah, mga kapatid, basta huwag na huwag mo lang buksan ang gawain ni Satanas na mahilig ka magsabi ng kung. Kung ginawa ko iyon, sana naging ganito. Huwag mong ganun yun, mga kapatid. Basta nagawa mo na, na basta kinalulugod ng ala, gawin mo, patuloy mo. Huwag mo lang, huwag kang manghina ng loob. Ha? Kaya ang hamon sa, ng buhay sa mundo, mga kapatid, ay talagang mahirap. Oo, totoo talaga, napakahirap, mga kapatid. Ngunit malampasan. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Ha? Lahat yung mahirap, pero malampasan yan, kayang-kaya yan. Hindi naman si Allah Subhanahu wa Ta'ala lumikha ng mga bagay na hindi natin kaya. Kaya abutin mo ang iyong kayang abutin. Allahu Akbar. Mangarap ka kung kaya mong abutin. Huwag ka naman mangarap na sobrang imposible. Kulang ka sa resources, hindi mo pa kaya, kasi ganun mang pangarap mo. Ang kayang abutin, abutin mo. Katulad ng mangarap pa ng paraiso, Allahu Akbar, yung pinakamataas na hangarin nyo. Maraming hamon, kayang-kaya lang pa sa mga kapatid. Dahil dito, mga kapatid, isipin nyo na tayo babalik lahat tayo kay Alas Banawat Ala. Kaya, tingnan nyo, kasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Ang sinabi ng Allah, mga kapatid, kaya, akala ba ninyo sa natanging nilikha namin kayo na laro-laro? Ha? Kaya, ha? At katunayan kayo sa amin hindi na pababalikin? Oo naman, ya Allah, pabalikin mo kami lahat-lahat dito sa mundo. Kaya lahat ng hamon dito sa mundo, hindi po yan laro-laro. Meron talagang pagtatalaga yan mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titignan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titignan kung anong ating mga pinanggagawa, kung anong ginawa ng puso mo, anong ginawa ng iyong katawan. Yun, titignan yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Kaya mag-ingat talaga, kapatid. Kasi nga ang hamon sa buhay, mga kapatid, mayroong talagang kadahilanan. Ha? Kaya sa paggawa ng tamang desisyon, mga kapatid, ay kailangan talaga ng lakas ng loob. Ha? Meron kang lakas ng loob. Ha? O, tapos meron ka ring tiyaga. Ha? Meron ka ring determinasyon. O, para makamit mo ang iyong minimithi. Hindi pwede na magkaroon ka lang ng problema, meron lang balakid, matras ka na kaagad, hindi mo makukuha ang iyong minimithi, ang iyong gusto makamit. No? Katulad sa pag-aaral, gusto mo maging doktor, siyempre maraming hamon dyan. Ha? Alam naman natin, buhay challenging masyado. Ha? Kaya, ipasa mo. Kailangan tiyaga. Meron kang pagtitiis. Ha? Meron ka rin determinasyon. Ganun, kaya katulad din sa sinabi ng Allah, mga kapatid,
ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa idza azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, kaya't pagsunod at magandang pananalita. Kaya kapag nagpasya ng isang bagay at saka kung sila ay naging tapat, ay talagang maging tapat kay Allah, ay talagang mainam ito para sa kanila. Tingnan nyo, ganun na ganun, mga kapatid. Maging tapat lang tayo sa pagsunod sa magagandang pananalita. Ha? Yun ang tamang determinasyon, mga kapatid. Ha? Kapag harap ka na sa hamon ng buhay, kung ganun ka pala, meron kang tinatawag na magiging tapat na kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ikaw matapatin kay Allah. Allahu Akbar, mainam yan. Ha? Binalita mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala na iyan, ang gawain na yan ay napakainam, mainam, mga kapatid. Kaya ang ilang mga tao, ha, kapag naniniwala na sila, ha, na meron na raw silang mga lakas ng loob, tingnan nyo, meron na raw silang nakaka, ha, tapos napaka, ano, napakabilis silang magreaksyon, magbilis din sila sa pagsasagawa ng kanilang desisyon, ha, ay karamihan sa kanya talaga ikakalungkot ang mga ganong mga bagay. Ha? Kaya dapat marunong ka talagang magtanto ng mga pangyayari, mga kapatid, para hindi ka mabigo sa hamon ng buhay. Allahu Akbar. Kaya bilang meron tayong mga pananampalatay kay Allah subhanahu wa ta'ala, tinuruan na tayo. Ha? Meron pa nga mga pangyayari kung saan doon ka minsan bumasi. Lalo na sa mga kwento ng mga nauna. Tapos ang buhay, mga kapatid, oo, tama yun, puno ng hamon po yan. Pero mayroong kadahilanan. Yun ang tandaan ng isang Muslim. Lahat dito sa mundo, anong pangyayari, mayroon talagang kadahilanan. Ha? Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ha? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran, mga kapatid, at hindi namin nilikha ang mga langit at lupa at ang anumang nasa pagitan ng dalawang ito bilang mga manlalaro. Hindi namin nilikha, ha, ito, kundi sa katotohanan, ngunit karamihan sa kanila ay walang nalalaman. Tingnan nyo, hindi si Allah subhanahu wa ta'ala naglaro-laro. Hindi siya manlalaro. Ibig sabihin, meron talagang katotohanan dito, meron talagang kadahilanan, mga kapatid. Kaya kung gustong makamit ang isang bagay, sundin mo ang pattern, tinatawag natin, ang landas na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Eh kung gusto mong yumaman, sundin mo ang mga halal. Walang problema yan. Gusto mong yumaman, walang problema yan. Basta sumunod ka lang sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod ka lang sa mga halal. Huwag kang tatahak sa mga ikinagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pinagbabawal niya. Kasi nga, yumaman ka nga, pero ang takot sa puso mo, pangamba mo sa puso mo, napakatindi. Ang makukuha mo saya, mas malupit pa ang mga pasakit na maramdaman mo. Totoo talaga yun, mga kriminal, nagnakaw ng pera, nakalikom siya ng milyon, pero ang kaba niya, hindi siya minsan makakalabas sa kanyang pamahay. Tingnan nyo, ganun na ganun, mga kapatid. Tingnan nyo, iba, yumaman sila sa nakaw, sa panggugulang. Kailangan talaga nila may bodyguard sila. Araw-araw iniisip nila ang pera nila. Ganun. Kasi nga, mali ang pagharap nila sa hamon ng buhay. Ha? Kaya alhamdulillah si Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala dito ng gabay. Nagpadala siya ng patnubay para hindi po tayo malinlang at hindi tayo magdadalamhati sa ating buhay sa mundo. Kaya kapag dumating sa iyo mga hamon ng buhay, mga kapatid, para iyan ay plano ng Allah subhanahu wa ta'ala na mas nakakainam pa sa iyo. Ha? Kasi nga, ang mga layunin, ang mga adhikain na gusto mo, huwag kang maghinayang dyan. Ha? Kasi iba ang
gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Kaya harapin ang hamon ng buhay na kahit ito po ay mahirap. Ha? Tingnan nyo, kahit mahirap, harapin mo ang hamon ng buhay, mga kapatid. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, kahit ito'y kasuklam-suklam para sa inyo, baka ang inyong kinasusuklamang bagay ay makakabuti pa para sa inyo. At marahil ang inyong iniibig na bagay ay makakasama pa para sa inyo. At ang Allah ang nakakaalam habang kayo naman ay walang nalalaman. Tingnan nyo, ganun na pagkasabi ng Allah. Habang kayo naman ay walang nalalaman. Totoo naman talaga si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang siya ang alim, siya ang nakakaalam. Ha? Minsan mga bagay dito sa mundo na napakasakit na hindi mo makuha ang iyong gusto. Ha? Ang gusto mo baliktad sa realidad. Huwag kang maghinayang, huwag kang malungkot. Ha? Basta ikaw humarap ka lang sa hamon ng buhay, kapatid. Ganun na ganun ang utos sa atin. Ha? Kaya kapag ikaw napagtanto mo na ang mga isinira ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, meron ding pintuan na binuksan para sa iyo, Allahu Akbar. Ha? Ganun na ganun ang realidad, ganun ang hamon ng buhay, mga kapatid. Kaya maunawaan natin na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang Al-Fatih, siya ang Al-Wasi'. Ha? Ibig sabihin, si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya po ang tagapagbukas. Siya ang tagalawak. Lawak po ninyo, mga kapatid. Ha? Ha? Naunawaan natin yan. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Al-Quran, kadiftarayna alallahi kadiban in udna fi millatikum ba'da id najjana Allah minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a kulla shay'in ilma rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma alallahi tawakkalna rabbana aftah lana wafta bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, mga kapatid, talagang gumagawa-gawa kami laban kay Allah ng isang kasinungaling kung bumalik pa kami sa inyong kapamaraanan matapos ng iligtas na kami ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula dyan. At hindi nga para sa amin na babalik pa riyan bukod kung gustuhin pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na aming Panginoon. Pinalawak na ng aming Panginoon ang lahat ng bagay sa kaalaman. Kaya't kay Allah na lamang kami nananalig, o aming Panginoon, pinapakibuksan mo sa pagitan namin at sa pagitan ng aming mga mamamayan gamit ang katotohanan at ikaw ang pinakamahusay sa tagapagbukas. Diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, tingnan nyo. Now, higit natin naunawaan na si Allah Subhanahu wa Ta'ala siya talaga ang tagapagbukas. Siya po ang tagalawak. Nilalawak niya ang mga pagkakataon. Binubuksan niya ang ibang mga pintuan na nakasara. Ah, para lang yan sa iyo, mga kapatid. Para kayang-kaya mo harapin ang hamon ng buhay. Ganun po ang Allah. Ganun po siya mahabagin. Ganun po siya maunawain. Kaya tama talaga kasabihan, mga kapatid, sa Diyos ang awa at sa tao ang gawa. Ha? Kaya harapin mo ang hamon ng buhay, kapatid, na mayroong talagang pakikipag-ugnayan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, mga kapatid, kaya ang takot natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, dagdagan natin, mga kapatid. Na? Kasi ang takot natin, yun din ang makakatulong, isa sa mga makakatulong para kayang-kaya natin lampasan ang hamon ng buhay, mga kapatid. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, wa in ta'addana rabbuka la yab'athanna alayhim
ila yaumil qiyamah. Man yasumu su'ul azab, inna rabbaka lasari'ul iqab, wa innahu lagafurur rahim. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at nang ipinahayag ng iyong Panginoon na talagang magpapadala siya sa kanila hanggang sa araw ng pagkabangon, ng sino mang magpapahirap sa kanila ng napakasamang kaparusahan. Sa katunayan, ang iyong Panginoon ay sadyang mabilis sa pagpaparusa, at sa katiyakan siya ay sadyang mapagpatawad na maawain. Kaya mga kapatid sa Islam, dito sa ano, may papadala si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Maraming mga pagsubok, mga masasamang minsan mabubuti, lalo na sa mga hanggang darating tayo sa araw ng paghukom. Kaya meron talaga yung tinatawag nating hamon, mga kapatid. Meron ding mga tinatawag na matiwasay na lugar. Kapag ikaw, mga kapatid, ikaw po ay nabigo sa romantiko niyong relasyon, o kaya nawalan ka ng trabaho, o kaya namatayan ka ng minamahal, o kaya ang mga ibang mga sitwasyon ay hindi nakatulong sa iyo, ay huwag kang magdadalamhati, mga kapatid. Kasi nga, baka yun ang bagay kung saan makakatulong pa sa iyo para ikaw umunlad. Allahu Akbar. Hindi naman lahat umunlad sa pera. Minsan umunlad ka sa pag-unawa. Minsan umunlad ka sa karanasan. Ganun na ganun, mga kapatid. Ganun ang hamon talaga ng buhay sa mundo. Meron talagang lugar na magiging matiwasay. Kaya, at iba, mga kapatid, ang hamon sa buhay, para marami kang ikwento. Allahu Akbar. Maging kwento na yan ng buhay mo. Kaya mo ikwento sa mga tao. Kung ikaw, tingnan nyo, ang mga tao, maraming nangyari sa buhay niya. Mashallah, marami siyang maikwento. At ito ay nakakatindig balahibo minsan. O minsan nakakuha ng atensyon ng mga tao. Kasi nga kanyang karanasan sa buhay, mga kapatid, ay napakaganda. Influencing, na malakas ang influensya talaga, kapatid. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran dito, sabi niya, walau sya'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi wattabahawahu famathaluhu kamathalal kalb in tahmilhu kun tahmil alayhi yalhath aw yatruku yalhath dhalika mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina faqsusul qasasa la'allahum yatafakkarun. Allahu Akbar. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, at kung aming ninais ay talagang itaas namin siya dahil dito, ngunit nanatili siya sa mundo at sinunod ang kanyang pagdanasa, kaya ang kanyang halimbawa ay katulad ng aso. Kung bubugawin mo ay lumalawit, at kung iiwanan mo ay lumalawit pa rin. Iyon ang halimbawa ng mamayang yaong o nagpabulaan sa aming mga tanda. Kaya't ikwento mo ang mga kwento, baka sakali sila'y magmuni-muni. Kaya dyan sa mga kapatid, mga nangyari sa mga nauna, gawing kwento. Ganon din ang hamon sa buhay, mga kapatid. Magiging kwento mo na yan. Saan ka man napupunta, saan ka man naroroon, kwento kung saan hindi na halos malilimutan mo yan. Allahu Akbar. Kaya ang pagbabahagi ng kaalaman, isa sa mga pinakamagandang epektibo talaga sa pagpapaabot, ikwento mo anong nangyari sa buhay mo. Kaya ganun, mga kapatid, ang hamon ng buhay, sangkap na yan sa pagkalikha natin. Katulad na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, ang iyong lumikha ng kamatayan at buhay upang kayo ay kanyang susubukan kung sino sa inyo ang may pinakamainam na gawa, at siya ang makapangyarihan na mapagpatawad. Allahu Akbar. Kaya sangkap na yan ng buhay, mga kapatid, ang
ang hamon sa buhay. At tapos mga kapatid, ito na ang hindi talaga natin hawak ang buhay natin sa dito sa buong mundo mga kapatid. Ha? Kasi nga ganun talaga. Hindi natin mahulaan kung ano ang ating paglalakbay dito sa mundo. Ha? Hindi natin ganap na control ha ang ating gustong makamit. Ngunit, ha, maari nating magtanuhin ng maayos Allahu Akbar, ha, para magkaroon ng mga pangyayari o kaya mag-isip ng mga posibilidad. Ha? Kasi ganun na ganun mga kapatid. At ito mga kapatid, isa sa pinakamagandang ano, kasali sa hamon ng buhay ay ang pagsamba. Ha? Ang tinatawag nating ibadat. Ha? Katulad na sinabi ng Alas Banawat Ala mga kapatid, at ta'ibunal abidunal hamidun wasahunar raki'una sajidun al-amiruna bil ma'ruf wa yanhahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Allahu Akbar. Sabi ng Alas Manawat Ala mga kapatid, mga nanunumbalik, mga mananamba, mga kalapuri, mga mapag-ayuno, mga mapagyuko, mga mapagpatira pa, mga taga-utos ng kabutihan at taga-bawal ng kasamaan at mapag-ingat para sa mga hangganan ni Allah. Kaya balitaan ng maganda ang mga mananampalataya. Allah ako, tingin niyo mga kapatid, napaganda talaga kapatid na sinabi ng Alas Banawat Talit dito. Hamon yun ang buhay mga kapatid. Kaya maraming mga pagsamba. Ha, kailangan harapin mo lahat yan para purihin ka ng Alas Banawat Talit. Tingnan nyo, pinuri dito ang mga nananumbalik. Luwak pa, pinuri. Pinuri din dito ang mga nananamba. Ha, pinuri din dito ang mga pumupuri kay Alas Banawat Talit. Kaya gawin mo yan. Ha? Kasi nga isa sa mga hamon din yan ang buhay. At ito ang pinakahuli sa lahat mga kapatid. Tandaan talaga natin, ha, ang isa sa mga tunay na likas natin. Sabi ng Alas Manawat Alas Quran, yuridu Allahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Ha, sabi ng Alas Manawat Ala, ninais ng Allah na pagagaanin sa inyo at nilikha ang tao na napaka mahina. Tingnan nyo. Ganun na ganun pala ang tao mga kapatid. Nilikha ng Allah na napaka mahina. O example, sa mga napakarupok. Ganun ang tao mga napakarupok natin. Kaya kailangan talaga dua, humingi ng tulong kay Alas Banawat Allah. Dapat bukas bibig mo lagi, bukang bibig mo lagi ang pagsabi kay Alas Banawat Allah sa kanyang pangalan. Ha? Para matulungan ka mga kapatid. Allahu Akbar. Kaya bilang panghuli mga kapatid, tandaan nyo lahat ng bagay dito sa mundo ay merong katapusan. Ha? Matatapos din lahat ng hamon dito sa buhay sa mundo mga kapatid. At harap tayo kay Alas Banawat Allah. Ha? Kaya sabi ng Alas Banawat Allah sa Quran mga kapatid, kullu alay kullu man alayha fan wa yabqa rabbuka dhul jalali wal ikram. Ha, sinabi ng Alas Banawat Allah mga kapatid, ang lahat na nandoon ay mawawasak at manatili ang mukha ng iyong Panginoon, ang may-ari ng kamaharlikaan at pagpaparangal. Allahu Akbar. Inshallah, sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.